Good afternoon to all. Sa video ito, isishare ko po sa inyo kung paano ang pagtanim ng malunggay. Or sa English, drumstick tree at moringa. Yeah. Sa Chinese po, ang tawag nila ay lamu. Okay? So, dalawang method po ang pagtatanim ng moringa. Using yung seed by sowing, kasi namumunga po yung moringa, yung malunggay, nagkakaroon po siya ng bunga, and from that pag natuyo na po yung bunga, pwede pong kunin yung buto at itanim, pero matagal na proseso po yun. Mas mabilis po na proseso ay sa paggamit po ng stem cutting, no? Or sa trunk cutting. So ito po, meron po tayong nahingi sa kapitbahay na dalawang stem ng moringa or malunggay. Kung mapapansin niyo po, ang laki po nito ay mga 2 pulgada ang diametro. Ayan. Isang puno lang po yung pinagputulan nito, at ang pinakamalaki niyang trunk ay umabot ng mga 8 pulgada, halos ganito kalaki, no? Yung matured na moringa o yung malunggay. So pumutol po tayo ng sanga, and then nahingi po natin sa ating kaibigan. So ito po ay pinahanginan ko lang po muna, pinatayo ko lang ng mga 4 na araw, hindi ko pa po muna tinanim. Pero kung mapapansin nyo, dahil sa ulan, expose ko po sa araw at ulan, kung mapapansin nyo po, meron po siyang sprout. Ayan. Tumubo po. Yan ang kainaman ng malunggay. Madali po siyang mabuhay, lalo pag mature na po. Ayan. So yung kabila, ayan, may sprout na po siya. Ayan. So ang haba po nito is mga more or less mga 3 feet. Ayan. So ito po, mature na po ito. Kaya mainam po na itanim. So ang sikreto po sa pagtatanim ng moringa o yung malunggay, pag pinutol nyo po sa stem, ano, yung sanga, huwag nyo pong babalatan sa ilalim. So kung saan nyo po pinutol, yun din at yun din ang ibabaon nyo. Ito, huwag na pong alisin yung balat para hindi po mabulok ito na stem nya. Okay? Tapos ang lalim po ay dapat mga 1 pie, 1 foot ang nakabaon, no? 1 foot or much deeper, mas maganda. So gamit po ang crowbar. So andito po ang crowbar. Ayan. Nagdig po tayo ng malalim na butas. Ito po, using the crowbar, mga 1 foot po ang lalim. 2 po yan, isa dito at isa doon sa unahan. Okay, so unahin po natin ang isa, babaon natin. Ayan. Siguraduhin po na straight, diretso po ang pagbugsok ng stem. Ayan, malakas po yung pagbugsok na ganun. Tapos tatabunan po. Ayan. Dapat hindi siya gumagalaw para madali po ang pag-ugat. Ayan. Firm dapat siya. Ayan. Malapit lang po siya sa bakod. Ayan. Nilapitan ko lang kasi pag nag-mature siya, lalaki po yan ng mga
8 pulgada, yung ugat niya is malalim. So yan po ang unang na itanim natin. Doon naman po tayo sa pangalawa. Okay, dadating natin doon. Ito po. Ayan. Yan yung pangalawa. Mga 1 foot din. So malakas po ang pagbugsok. Ayan. Tapos, tatabunin po. Papakan po para ma-pressure yung lupa. Magkaroon ng asiksik siya. Ayan. So, yan po ang mainam sa medyo mature ng trunk. Meron po ako ritong tinanim dati na medyo maliit lang yung trunk, yung stem niya, na bulok po. Ito po yung example na tinanim ko na bulok. So hindi po siya tumubo. Hindi po nagkaroon ng sprout. Ayan. So aalisin na po natin. So ayan po, inalis na po natin yung dating naitanim natin, naitanim ko po noon at nabulok. Ayan. Useless na po ito. Tatapon na lang po sa basurahan. So lalagyan po natin ng marking or date. Ayan po. Kung kailan natin tinanim. July 18 to 2020. Ayan, ito lang po sa gilid para matrace natin. Okay? So ipapakita ko po sa inyo yung dati ko nang naitanim na moringa or malunggay. Meron po akong naitanim doon na 3 puno. Okay, nakuhaan ko na po yun ng dahon. At nailuto ko na po, naihalo ko sa tinola, naggulay na po kami. Sa ngayon po, ginagamit po ang moringa, yung leaves, yung malunggay, sa paggawa po ng pandesal. So, meron na po ngayong malunggay pandesal sa bread. Okay? Ipapakita ko po sa inyo. Punta po tayo doon sa kabilang gilid doon po. Ito po yung ating moringa tree. Ayan po. Naitanim ko po ito mga 1 month ago o 2 months ago. Siguro, hindi ko nalagyan ng date noon, yung tag. At nakuhaan ko na po ito ng dahon. Ayan. Malaki din po siya. Mga 2-inch diameter, parehas po nung tinanim natin ngayon. At nagkaroon po siya ng branch. Ayan. Mataas na po. Nakuhaan ko na po ito ng leaves hanggang doon sa dulo. Ayan. Tumaas po siya. Tumaas ng tumaas. Ayan po. Meron na lang po siyang bago dito. At nakuhanan ko po itong portion na ito. Hinalo ko sa tinola. At meron po dito sa kabila. Ayan. Tabi ng papaya. Meron pong maliit na trunk. Ayan. Sabay din po nung tinanggal natin kanina na nabulok. Gumagalaw po siya. So expected ito mabubulok. Mababaw po yung pagkatanim. Pero meron po siyang sibol. Ayan. May sprout po siya. Hindi ko muna tinanggal. Baka mabuhay pa siya. Okay? So ito po, dalawa dito. Plus yung dalawang tanim doon, meron po tayong 4. So meron pa po akong 2, nandoon naman sa kabilang bakod. Titingnan po natin. So, andito po tayo sa kabilang bakod. Ito po yung moringa o yung malunggay. Ayan po. Ang diameter niya po, mga
2 inches din po. At ang haba nung itinanim ko po ito mga 2 feet lang po siguro. 1 foot ang baon. Mga 2 and a half. Ayan. Firm po siya. Hindi na po gumalaw. Malalim din po yung butas na ginawa ko. Kaya nabuhay siya ng maayos. Ayan. Medyo makapal na po ang dahon. Oh. So expected na po itong magmamature. Nakuhanan ko na po ito ng ilang beses sa pagluto ng ulam. Ayan. So ang isa po nandito naman sa kabila. Ito. Ayan. Ayan. So medyo may kaliitan po ito. Mga 1 inch lang po. Pero malalim po yung pagkabaon niya. At akala ko nga po nito noon mabubulok. Actually bulok yung gilid niya. Pero yung sanga niya sa ilalim buhay. So nagkaroon ng sibol. Ayan, nabuhay po. Ayan. Tapos lumalago po siya. O, so hindi ko po inalis. Pwede na pong kuhanan ito ng dahon. So ayan po. Meron po tayong 6 na moringa tree or malunggay tree sa ating pong bakuran. Masarap po ang malunggay. Paborito ko po ito. Isa sa paborito kong ginagawang gulay. Pero po doon sa yung itinanim natin nung 3 araw na karaan, yung taro. Ayan. Buhay na po siya. May dahon na po. Okay? So, paborito po natin ang gulay. Maraming salamat po sa panunod ng video. Sa muli, ito po si Jolly Boy. Salamat.